Good day mga kaliki! Ngayong araw, mag-overhaul tayo ng motor sa Purifier Supply Pump. Kasi sabi ni Tricero sa akin, after 5 minutes na under daw, mag-trip na agad yung breaker sa motor. Unang-una, bago tayo mag-check, safety first tayo lagi. Patayin natin ang breaker at maglagay ng lockout-tagout. Bago pala tanggalin ang motor, make sure nakasarado ang suction at discharge valve. Ngayon, check natin yung shaft ng motor. Tapos, alog-alogin natin. Nararamdaman mo yan na maluwag na ba? Maluwag na. Maluwag na, alam na. Tapos, try mo ding ikutin yung shaft kung suabe lang. Dapat hindi yan matigas. Maluwag yung shaft pag inaalog. Kaya, i-disconnect na natin at dadalhin sa workshop para papalitan ng bearing. Siyempre, bago mo tanggalin yung wire, check mo muna kung may voltage pa. Kahit alam mong nakapatay na yung breaker, double check lagi. Mahirap na, baka matigok tayo. Bago din pala tanggalin, make sure lagyan mo ng palatandaan or picturean mo para hindi magkabaliktad yung wire. Bago ko pala tinanggal yung motor, nag-check muna ako ng resistance ng winding kung balance ba or kung walang putol. Okay naman lahat, kaya nagpasya ako tanggalin na yung motor para ma-check yung shaft. Balik mo, hindi ka mahirapan. Gamit lang tayo ng rubber na hammer. Huwag yung metal kasi yung casing ng motor ay cast iron. Bagong bearing, linisan ng mabuti yung shaft para pagpasok ng bearing ay swabe lang. Gumamit na ako ng heat gun at saka thermal gun. Tinitingnan ko pag umabot na ng 70 degrees Celsius, saka ako na ilalagay. Gumupit lang ako nito ng tatlo para pampasikip. Tapos tansyahin na lang kung sakto lang yung sikip ng bearing. Pagkatapos ma-assemble, check lang ang shaft kung hindi na maluwag.